Isang magandang umaga pong muli sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pong basahin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Ito po ay matatagpuan sa Unang Juan chapter 1 verse 17 hanggang 21. Ganito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Walang kinikilingan ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinawag ninyo siyang ama, mamuhay kayong may takot sa kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Alam ninyo kung ano ang ipinantubo sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang? Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, kundi sa pamamagitan ng tulad ng ginto o pila, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo, ipinahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo, sumampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita. Ngayong umaga ay pagpatuloy natin ang hamon sa atin ng Panginoon bilang mga taong iniligtas, bilang mga taong pinatawad, bilang mga taong binagkalooban ng pag-asa na nakahanda na para sa atin doon sa kalangitan. Sabi po nung mga talatang ating binasa, dahil kinilala natin siyang Ama. Kinilala natin siya na ating Diyos at ating Ama. Tayo ay itinuring niyang mga anak, di po ba? Kaya nga, dahil kinikilala natin siyang Ama, ay dapat tayong mamuhay ng may pagsunod sa Kanya. Kahapon, pinag-usapan natin na tinatawag tayo ng Diyos sa isang pamumuhay na may kabanalan. Ngayon po ay ang tawag sa atin ng Panginoon o ang challenge sa atin ay mamuhay na may takot sa Kanya. Mamuhay na may takot sa Panginoon. At dahil ang Diyos na ito na ating kinikilalang Ama ay siyang hahatol sa lahat ng ating mga gawa. Hindi po tayo magkakaroon ng takot dahil magpaparusa siya, kundi dahil siya po ay Diyos. Hindi komo siya ay ating ama at itinuring niya tayong mga anak ay para bang we treat him na parang katulad lang natin. But ang pinapaalala sa atin ay kilalanin natin siya bilang Diyos at dahil siya ay Diyos, ibigay natin sa kanya ang pagsamba. Yung pong takot dito ay merong kahulugan na hindi nanginginig o yung fear na baka ikaw ay pagagalitan, hindi po. Ang ibig sabihin po dito ng takot ay yung respect, pagsamba, worship. Ibig sabihin po dito ay pagkilala sa kanyang kapangyarihan na siya ay mas mataas kaysa sa atin. Ang ibig sabihin din po ng fear dito o yung magkaroon ka ng takot sa Diyos ay yung pagsunod sa kanya. Yun po yung challenge sa atin ngayon na dahil tayo ay kanyang iniligtas, tayo ay kanyang pinili na noong pamanguna, may inihanda na siyang para sa atin. Kahapon, mamuhay kayo ng may kabanalan. Ngayon naman, mamuhay tayo ng may pagkatakot sa Diyos o pagkilala, pagsamba, pagsunod. At dahil kahit kinikilala natin siyang Ama, hindi dapat mawala yung position niya being as God. Ngayon po naman ay meron siyang sinabi sa atin na tunghayan po natin yung mga talata sa Deuteronomy 10:12 na nagpapakita ano po pa ba ang kahulugan ng salitang pagkatakot sa Diyos. Dito po sa Deuteronomy 10:12 ay nagbigay po siya ng ang Deuteronomy ng mga bagay na anong kahulugan ng sinasabing pagkatakot sa Panginoon, Deuteronomy 10:12.
Yan, ito po. Sabi po, Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya ay igalang ninyo siya. Sundin ang kanyang mga utos. Ibigin siya. Paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. At tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Ano po ang ibig sabihin ng magkaroon ng takot sa Diyos? Ang ibig sabihin po, igalang siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso at kaluluwa, at tuparin ang mga bilin at tuntunin niya. Ganun po ang ibig sabihin na magkaroon ng pagkatakot sa Diyos. At sa atin po, pinaalalahanan din tayo na hindi lamang po tayo magkaroon ng pagkatakot sa Diyos, kundi malaman natin na habang tayo ay nandito sa mundong to, tayo ay hindi ito ang ating permanent address. Hindi ito yung ating tunay na tahanan, sapagkat merong lugar na inihanda sa atin ng Panginoon. Kumbaga sa ano, there is a place. Tayo ay, sabi nga po, ay naglalakbay lamang sa mundong ito. Tayo ay mga strangers here on earth. At hindi ito talaga ang ating tunay na tahanan. Ano po ang ating tunay na tahanan? Doon po sa langit. Bilang mga citizens of heaven po tayo. At habang tayo ay nandito sa mundo, tayo ay nakikipamayam lang, nakikitira. At habang tayo ay naririto, mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos. At dapat po ring isang paalala sa atin, dahil sa tayo ay tinawag ng Panginoon sa buhay na may kabanalan, sa buhay na may pagkatakot sa Diyos. Ito po ay dahil sa ang pinangtubos po sa atin. Sabi, yung dating buhay natin ay isang buhay na hindi maganda at hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Para tayo magkaroon ng pagbabago sa ating buhay, tayo ay tinubos ng malaking halaga. Ang sabi dito sa unang Pedro, kayo ay tinubos ng malaking halaga, hindi sa pamagitan ng mga bagay na nasisira, ng ginto o pilak. Ang pinantubos sa atin ay ang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Ang dugo ni Jesus ang pinantubos sa atin upang magkaroon tayo ng malinis na buhay, upang magkaroon tayo ng buhay na may kabanalan. Upang tayo ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon, tayo ay tinubos. Anong pinantubos sa atin? Yung dugo po ni Kristo. Kaya nga, ang challenge sa atin ni Lord ay mamuhay na may kabanalan, mamuhay na may pagkatakot sa Diyos. Ibig sabihin, pahalagahan mo yung iniyalay na buhay para sa iyo. Pahalagahan mo ang buhay ni Kristo, pahalagahan mo yung sacrifice ni Jesus Christ. Kaya nga, tayo ay kailangan may pagsunod, may pagkatakot sa Panginoon, may pamumuhay na may kabanalan. Dahil hindi natin sasayangin ang buhay na inihandog para sa atin. Precious blood of Christ. At dahil dito, yung pananampalataya, dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng faith, nagkaroon tayo ng hope. At sabi nga sa huling salita na ating binasa, our faith and our hope are in God. Yung pananampalataya at pag-asa natin ay nasa Diyos. At ito ay dinala sa atin ng Panginoong Jesus. Di po ba, napakapalad natin, we are blessed. Mapalad tayo dahil tinanggap natin ang ganitong kabutihan ng Diyos. Kaya nga po, huwag nating sayangin. Huwag natin sayangin ang kabutihang ito ng Panginoon. Pahalagahan natin. Patuloy nating sambahin siya, patuloy tayong sumunod sa Panginoon, at patuloy natin siyang paglingkuran, sambahin sa ating buhay. Para po bang yung pinagsikapan ng Diyos para sa atin at ang buong pag-ibig na iniyalay niya ang kanyang anak para sa atin, nakakalungkot kung ito'y ating babaliwalain at hindi natin pahalagahan. Inilaanan niya sa atin ito noon pa mang una. Itinakdanan niya noon pa mang una na tayo ay maligtas sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Anong din ginagawa natin?
Pinapahalagahan ba natin ang pag-ibig niya yan ng Panginoon? Pinapahalagahan ba natin ang kabutihan ng Diyos sa atin? Ang buhay na iniyalay niya sa atin? Kung ikaw ay merong pagpapahalaga sa pag-ibig, sa kagandang loob ng Diyos na ginawa sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo, anong dapat mong gawin? Mamuhay ng may kabanalan, mamuhay ng may takot sa Diyos, mamuhay ng may pagsunod, paglilingkod at pagsamba sa Panginoon. Sana po naging paalala ulit to sa atin na sa ating patuloy na paglakad bilang mananampalataya, hindi po tayo tumitigil. Bagkos, lalo po nating sinisik ang kabutihan at kalooban ng Panginoon. Tayo po ay kanyang tutulungan. Sabi nga, our faith and our hope are in God. Ang Diyos po rin ang tutulong sa atin upang ma-accomplish natin ang mga bagay na yon. Kaya nga po, huwag po tayong mag-alala, let's just obey the Lord and trust Him with all our heart. Nawa po ay pinagpala kayong muli ng salita ng Diyos. Maraming salamat po at tayo manalangin. Aming Diyos at aming Ama, maraming maraming salamat sa buhay na inialay ng iyong anak na si Jesus para sa amin. Salamat din, Panginoon, na muli mo kaming pinapaalalahanan na pahalagahan namin ang lahat ng ginawa mo sa aming buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng takot sa iyo, pagkilala, pagsamba, pag-ibig at pagsunod, paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming maraming salamat, Ama. Nawa nga po sa iyong tulong, sa iyong paggabay sa aming buhay ay maisagawa namin ito. Ito po aking samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain pong muli kayo ng Panginoon at nawa po tayo ay magpatuloy sa pagsunod sa Diyos.